ngayon? Nagsimula po ako mag-artista. Actually, parang medyo late na. Yung iba kasi 7 years old, 6 years old, nakikita na natin sila sa TV. 13 years old na po ako nag-start. Wala kaming wifi dati. Yung dial-up na ano, late na kami nagkaroon nun. Parang malaki na kami lahat. Tapos nag-aaway-away pa kami magkapatid para lang kung sinong gagamit ng internet. Lumaki po ako na naglalaro ng mga larong pambata. Yung sa labas talaga, lalaro sa playground, touch campe, base 1, 2, 3, patintero. Yung po yung mga laro na kinalakhan ko talaga. And I think I'm very lucky na umabot po ako dun sa generation na yun, na nakapaglaro pa sa labas ng bahay. Ngayon kasi po, yung mga bata, as na observe natin, mahilig na silang maglaro online, mga online gaming, naglalaro sa tablets. Siguro kasi nung panahon ko din, nung bata pa ako, mas safe pa yung mundo. Parang mas wala pang masyadong harm at saka danger sa labas eh. Nung mga panahon po natin noon. Kaya mas safe pang maglaro sa labas. Pero ngayon siguro kaya may duda na rin yung mga magulang kasi yun nga, medyo harmful na nga yung labas. Pero nung bata ako, sobrang na-enjoy ko po talaga yung childhood ko. Ang pinaka-favorite ko siguro po na memories, before nagkasakit po yung daddy ko, lagi kami nagsiswimming tuwing linggo, kasama yung buong pamilya namin. Lima po kami magkakapatid, kaya riot po kami sa bahay talaga. Masaya. Masaya yung childhood ko. So, very familiar pala buhay mo bago ka naging artist. Sorry? Masyado kang close sa family mo. Opo, sobra po. As in, last year, August, kinailangan ko pong mag-move out kasi dahil sa trabaho ko, medyo malayo, taga-Paranaque po kasi ako. That was the most, parang pinaka-down moment ng buhay ko nung umalis po ako sa bahay namin. Kasi lumaki po ako, nakasama lahat ng kapatid ko. And yun nga, namalayo ako sa mami ko. Hanggang ngayon po, kung uuwi po ako sa bahay, sinusubuan pa rin ako ng nanay ko pag kumakain. Hindi na po ako hinahandaan ng pinggan pag kumakain kami kasi sinusubuan niya ako at katabi ko po siyang matulog. Kaya sobrang mahirap talaga po for me nung umalis po ako sa bahay namin. Isang question, final question. Kasi kanina nabanggit, barkada kayo ni Marcos, di ba? So, nabanggit niya kanina, sasabi niya na for him daw to have a relationship, kailangan ma-establish muna yung friendship. So, sa tingin mo ba, magkakaroon ng possibility na yung friendship ninyo to lead to something else? May possibility ba tayo? Parang meron. Una po sa lahat. Kano sumagot? Kano sumagot? Kasi po, ito ay ayoko nang aminin. Pero ako po kasi yung pinakamatanda sa kanila. So parang, pag nagsasnap lang kami, pag on cam, nagmutsawa kami. Tapos pag off cam, parang ate na nila ako. Pero, Hindi po. Feeling ko hindi. Masyado na po namin na-establish yung friendship. Para lumapas na kami dun sa ano. Kasi may line eh, may friendship line. As in like, kung dito yung line ng friendship, tumodo na po kami. Tumodo na kami masyado. Hindi na kami pwede. Hindi malintay din ang romance, gano'n. Hindi na po. Hindi ako nandidiri. Alam mo naman, love kita pero... Love kita pero... Joke lang. Thank you po. Actually, sobrang surreal po yung pakiramdam eh. Parang hindi po ako makapaniwala. Tsaka wala po akong ibang nararamdaman kundi pagiging grateful lang. At tsaka thankful sa mga chances po na binibigay sa akin. Siyempre sa dami-dami naman po ng napakahusay na artista, napakaswerte ko po talaga na mabigyan po ng mga ganitong kakaibang proyekto. Na siyempre hindi naman po ako nagdalawang isip talaga na tanggapin. Pero yun po, wala naman po yun sa kung title role ka or kung ikaw ang bida o hindi sa isang project na ginagawa mo. Nasa sa'yo yun kung gaano mo, kung anong effort at anong professionalism yung ibibigay mo dun sa trabaho na ginagawa mo. More than yung role po, parang lagi naman po 100% sana yung binibigay ko. At kung hindi po 100%, kung kaya ko pa po kikitan, gagawin ko po. Yun, pero pare-pareho lang po ng treatment sa lahat po ng roles na nagampanan ko na po before. We have a question from Sir